Bro, what's up guys? I'm here again. Welcome back to our channel. Lalim yung online po. Bago ang lahat, shoutout sa mga solid viewers natin. Sila Bro Romel Castillo at Ate Risa from Houston. Kay Darian Santos. Ayan, bago nating kaibigan. At especially kay Federal Post TV Magazine. Please guys, punta kayo sa channel. Manood po kayo at mag-subscribe. Okay, ang coin natin ngayon ay 1995 5 piso. Brilliant circulated. And ito po ay Canadian minted. Dahil wala siyang mint mark. Yan po. Ang palatandaan niyan. At guys, kung napansin nyo, error coin din itong 1995 na ito. Kaya bukod sa value nito, syempre, plus po iyon. Okay, pakikita ko ang kanyang error para malinawan po kayo. Bro Romel, hindi mo siguro ito napansin. Alam ko na nanonood ka na. Okay, pagtapos ko ipakita ang die error niya, titignan natin sa NGC ang value nito. Heto guys, pansin niyo sa bandang kanan, bandang ibaba. Kung napapansin nyo ito nga, yung line na yan, yung pakurb, yung pakurba-kurbada ng linya na yan. Yan. Yung dyan sa may 1995, meron pa siya eh. Pero paglagpas doon sa may 5, yan o, wala na siya. Diba? Ayan po ang error niyan. Tsaka po yung pangalan ni Emilio Aguinaldo. Titignan natin sa isang angulo para makita nyo. Heto, mas malinaw. Ayan o, diba? Nawawala yung linya, napakurba-kurbada. At yung pangalan, tingnan nyo, kulang. Parang email na lang siya. Tapos Aginal, nawawala na po yung DNO sa dulo. Di po ba? Ayan po, die error po ang tawag dyan. Sa condition nito na brilliant ang circulated. So dapat malinaw lahat ang kuwan niya. Ang mga lettering, ang mga numbers, dapat malinaw kasi brilliant ang circulated nga siya. Pero ayan, ipangkita naman. Hindi naman po yan kiniskis para mawala yung linya at mga letters. Ipapakita ko sa inyo guys yung isang brilliant ang circulated ko na 5 piso din year 2005 para i-compare natin. Heto siya, ayan. Pansinin nyo agad guys yung linya na pakurbada. Buong-buo siya ito ko. Medyo malayo siya pero kitang-kita siya dapat kasi brilliant at circulated nga. Tapos yung name, buong-buo rin kahit medyo hindi close-up video ito. Ayan, makikita mo Emilio Aguinaldo. Hindi po ba? Kumpara doon sa isang 1995 na halos hindi mo na mabasa yung number. May nawawalang mga letter sa pangalan. Ayan siya, 1995. Kita nyo, wala yung linya. At wala na rin yung pangalan ni Emilio Aguinaldo. So ayan guys, malinaw na po ang error nitong 1995 Canadian na minted natin. Sa likod niya, okay naman. Wala namang problema. Tapos ngayon naman guys, diretso na tayo sa NGC. Alamin natin yung value nitong 1995 na to. Heto guys, dito ako sa NGC. Ang ibig sabihin po ng NGC ay Numismatic Guarantee Corporation. Ayan, pang buong mundo po ito. Sila po ang nag-grade at nagbibigay ng mga value sa mga coin sa buong mundo. Ito guys, composition niya, nickel brass weight 7.7 gram, diameter 27 mm. At sa obverse, makikita ang ulo ni Emilio Aguinaldo na nakaharap sa kanan at yung value and date within a scallop border. Tapos sa reverse niya, yung Central Bank ng Pilipinas. Tapos yung gear design within a scallop border. Tapos year 1993, the data Central Bank was established below. Tapos sa reverse legend naman, yung Banko Sentral ng Pilipinas. Scallop border pala ang tawag doon guys, doon sa nawawala na linya sa 1995 natin. So ito, tingnan natin ang legend, hanapin natin ang 1995. Ito siya, 1995 year mint, struck at Royal Canadian Mint without designer initials. Yun po yung logo ng BSP. Yan, 5 piso. Hanapin natin ang kanyang ayan guys, yung G equivalent po niyan is good. Sumunod, very good, fine, very fine, extra fine. Dito sa very fine guys, meron na siyang value na 0.50
dollar. Tapos extra fine naman, meron na siyang value na 0.80. Tapos yung sumunod 50 yung tinatawag na numerical grading. Tapos sa 53, 55, 58, 60. Sa grade na 60. Mataas na ang value, guys. $2. Hindi na masama, no? Ayan. Tapos tuloy natin. 61, 62. Mula sa 60 na grade, guys, hanggang 70. Diyan po ang pinakamagandang grade ng isang barya. 70 yung po yung tinatawag na mint state. Yung po ang pinakamagandang kondisyon ng isang barya. Tapos sumunod kanina, no, 63. Sa 63 na grade niya, guys, is $4. So sumunod 64. Pagdating ng 65, 7.75. Ayan po ang value ng ating 1995 na uncirculated. Ayan po yan, kasi yung hawak natin is brilliant uncirculated. Ayan po ang value niyan. Kaya guys, kung meron kang hawak na ang grade ay 70, eh mas mahal po yun. Ayan, ganun po ang value niyan. So, maliwa lang po sa atin ang value niyan. Tapos, yung ating coin na 1995, meron siyang error, die error. So, plus po yun para sa akin. Pinahahalagan ko po yun bilang isang nagko-collect ng mga coins. Bibigyan ko kayo ng idea, guys. Halimbawa, ibibenta ko tong coin na hawak ko na 1995. Brilliant circulated plus mayroon siyang die error. Para sa akin, ang magiging value niyan, sisimulan ko ang bidding sa 3,000 pesos. Ganun po yan, guys. Bibigyan ko lang kayo ng idea para po malaman ninyo ang pagbibigay ng presyo sa mga coin ninyong hinawakan, especially ganyan nga, brilliant circulated plus mayroong error. Siyempre, bilang may-ari po ng barya, ako po ang magpapasya kung saan ko isimula ng bidding. Ngayon nga, alimbawa lang, 3,000, magkakatawaran. Bababa po, ano pa yun, maaari pang bumaba ang kanyang presyo. Basta, siyempre, make sure lang na magsisimula ka ng presyo, yung bidding na presyo niya, yung kapanipaniwala naman yung presyo na mabibili, hindi yung parang ginto na siya. Ayan po. So, salamat ulit sa tiwala, guys. Salamat ulit sa pagtambay ninyo. Sa gusto po ng shoutout, magsabi lang po kayo, mag-comment lang kayo dyan sa comment section. Libre po yan. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mo pong kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kang updated. Okay, guys. Alright. Until next time. Hanggang dito na lang po. God bless you all. I'm out.